Hello, good morning mga ka-idol. So ngayon, nandito tayo sa ating recipe today. So ang recipe mo ngayon is banana maruya. So ayan, may lang tayong tatong saging, flour, and sugar, and baking powder. So ayan ang ating mga ingredients para sa ating banana maruya. So ngayon guys, ang first step natin is babalatan natin ang ating banana. So ayan, binabalatan ko na po mga ka-idol ang ating banana. Tatlong banana lang ang ating gagawin. So ayan mga ka-idol, tapos ko ng balatan. So ang susunod is hahatiin natin ang ating banana. I-slice natin ang ating banana mga ka-idol. So ayan. So ang ating recipe today is banana maruya. So ngayon, pagkatapos natin i-slice, ilagay natin dito sa lalagyan at durugin natin sa pork. Pork ang gamit ko kasi wala akong pang durug na iba. So ayan, durug na po ang ating banana. Ito ang ating mga ingredients ay ang sugar, baking powder, at flour. Lagay natin dito sa lalagyan ang lahat ng ating mga ingredients. And mga ka-idol, imimix natin ito. Lagyan natin ng baking powder. Hindi lang marami ang ilalagay natin dahil pumapait ang luto pagka marami ang ating baking powder na ilalagay. So, konti lang ang ating ilalagay. Kung sa teaspoon, half teaspoon lang. Okay? So, ayan mga ka-idol, nilagyan ko ang ating sugar at ang ating flour. I-mix to natin. I-mix natin ito. Mix, mix well para sa mahalo lahat ang ating mga ingredients. So ngayon mga ka-idol, ang susunod. Ihahalo natin ang ating flour dito sa ating dinikdik na banana. Pero siguraduhin natin na nakamix ng mabuti ang ating mga ingredients. Mix, 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 mix lang natin ng maigi. Ayan. Pagkatapos, mga ka-idol, ilalagay na natin to dito sa ating dinikdik na saging. Mga ka-idol, siya nga pala, pwede nating gawing iba't ibang luto ang ating mga saging. So kung mayroon kayong sobra ng hinog, huwag niyong itatapon. Marami pang pwedeng gawin natin dyan. So ayan mga ka-idol, mix natin ng maayos ang ating mga ingredients dito sa dinikdik nating saging. Siya nga pala mga ka-idol, kahit anong saging, no? Kahit anong saging pwede natin gawin. At itong ating maruya, banana maruya, pwede nyo rin lagyan ng mga iba't ibang ilalagay. Pwede rin natin tayo maglagay dito ng evaporated milk or maglagay tayo ng itlog. Pero ako, hindi ako naglalagay. Ito lang, simple lang at mabilis na luto ang aking paggawa nito. Ngayon, nakamix na tayo dito. Kumuha ko ng frying pan at
gagamitin natin ang apoy. So, ayan. Note mga ka-idol, pwede na kayong gumawa ng iyong pang kaparis nitong iyong gagawing banana maruya. So, ayan mga ka-idol, bininagyan ko na ng oil. Pero note mga ka-idol, huwag natin masyadong painitin ang ating mantika. Kasi pag mainit na mainit, madali masunog ang ating lulutuin, pero hindi pa siya luto sa loob. So, yon ang technique. Para mas lalong masarap ang ating banana maruya, lagyan nyo ng kunting asin. Kasi ako nilalagyan ko ng kunting asin. So, ayan. Medyo mainit-init na ang ating oil. So, ilalagay na po natin ang ating naka-mixture na banana. Ayan. Pwede na kayong gumawa ng inyong pangtulak, kape dyan, or magdi kayo. Pero pwede na rin yung hindi lagyan ng sugar ang inyong kape dahil may sugar na po tayo dito. So, ayan. Mahirap naman kasi pagka sobra ang sugar. Not good din naman po sa health natin. So, ayan. Inilalagay ko na ang ating naka-mixture na banana. So, ayan. Note again, hindi masyadong mainit ang ating oil. Kasi, pag mainit na mainit, masusunog kaagad ang ating priniprito'ng banana maruya. Mabilis lang ito guys, pero masarap. Promise guys, ang sarap niya. Yan ang ating ingredients. Huwag niyong kalilimutan. Napakasimple lang po. Ang ating sugar, flour, and baking powder. Tatlong component lang po. So, ayan. Pwede na tayong makagawa ng ating almusal. Ayan. So, nakapag-start na tayong magprito. Pero, ang gagawin natin dito is hindi masyadong malakas ang apoy. Pwede rin naman natin dagdagan ng apoy para medyo mabilis-bilis ng konti ang ating pagloto. So, ayan. So, ayan guys, mga ka-idol, dahil yun, para hindi masunog ang ating niluluto, kailangan bantayan natin ang ating priniprito. Kasi kailangan ang oras ang pagprito ng banana maruya hindi masyadong matagal, mabilis lang po siya. Kaya ang sinasabi ko kanina na huwag masyadong mainit. I mean, huwag masyadong malakas ang apoy. So, ayan. Tingnan nyo guys, mga ka-idol. Tatlo lang ang aking ginawa. Pero marami ang nakita. Marami ang nagawa ko dito sa tatlong banana. So, ayan. Huwag natin iiwan ang ating priniplitong banana. So, ayan mga ka-idol. Maligtarin na natin. I-opposite natin. Ayan ang kulay niya. Mukhang masarap na ata ang ating kulay sa ating banana maruya. Ayan. So, ayan po. Tatlo lang guys. Pero marami ang nagawa ko. Pwedeng tatlong tao ang kumain ito. Ay, busog na busog tayo dito. So, ayan. Dahil
nakita naman natin na medyo itong isa luto na. Luto na siya. So, pwede na rin natin kunin ito. Pero, ang advice ko sa inyo, dahil nandito tayo sa sobrang mantika, ngayon, kung ano man ang lalagyan ninyo, pinggan or anong lalagyan nyo, lagyan nyo muna ng tissue. Para yung oil niya doon mag-absorb sa tissue at hindi masyadong maraming oil ang ating makain. Hindi naman din healthy pag maraming oil ang ating nakain. So, be careful tayo sa ating health. So, ayan, dahil medyo luto na itong isa, parang brown na siya, pwede na natin siya kunin. So, ayan, pwede na natin kunin na yan. Ang sarap na, guys. Naamoy ko na ang sarap. So, ayan, mga ka-idol, kunin na natin ang iba dahil masusunog ito. Tamang-tama rin naman, luto na siya. So, ayan. Simple lang, mga ka-idol, pero masarap, sabi ko pa nga. Nakita ko lang din ito sa isang video at ginaya ko rin dahil gusto ko rin kumain ng ganito. So, ayan mga ka-idol, kung gusto nyo, try nung subukan. Promise, masarap siya. So, dahil natapos na tayo, ayan na. Tapos na ang ating banana maruya. Ngayon, dahil tapos na siyang iprito, pwede rin na naman natin siya lagyan ng kunting sugar sa ibabaw. So, ayan sa sinasabi ko kanina na pagka magtimpla kayo ng kape, no need na ng sugar. Or uminom kayo ng tea, no need na rin din ng sugar. Dahil meron na tayong sugar. Hindi na rin din naman maganda sa health natin ang sobrang sugar. Sabi ko pa nga kanina. So, ayan mga ka-idol, tapos na tayo. So, ready na ang ating banana maruya. Pwede na tayong mag-breakfast or mag-snack. Thank you for watching, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang pag-subaybay at pag-suporta sa aking mga videos. So, ayan po. Team Shino Family at sa lahat ng mga kaibigan ko po na nagsusuporta at nag-view at nanonood sa aking mga video, maraming salamat po. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa akin, please do subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa lahat and God bless.